Muli, magandang araw po sa inyo lahat. Nagtatag po ang inyong lingkod, ang Physical Reflexology with Chris Helban, medico ng MASA, no? Panahon po tayo ng tag-init, yan pong ating pag-uusapan, ano? Ano ang mga dapat natin gawin, ano? Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkahinga, no? Pagkapagod, nahirapan huminga, naninikip ang dibdib ng dahil sa tindi ng init ng panahon, ano? Ano-ano ang maaari natin makuha sa mga nasabing pakiramdam ng mga ganyang panahon, ano? Unang-una, no? Maaari tayong magkasakit sa puso o ma-paralyze o ma-stroke, ano? Maaari tayong mag-collapse sa karsada, no? Na maaaring maging pagkahilo natin mawala tayo ng balance, no? At pag nabarog po yung ating ulo, no, mahirap po yan, no, baka tayo ay malagutan ng ugat sa ulo o magkaroon tayo ng dugo na buo sa ulo, no. Maapektuhan po yan yung ating pagkilos, yung ating pagsalita, yung ating paggalaw at yung pagbalanse ng ating katawan kung ito po ay mapipinsala sa ganoong sitwasyon, no, na tayo nabarog, no. Kaya iwasan po natin ang mga ganoong pangyayari, ano. Kaya kung maaari iwasan natin yung mga tayo ay mabarog, no, maaari din po tayo maapektuhan sa ating utak, no, maaari tayo maging makakalimutin, no, yung ulianin ba, kaya yung Alzheimer, no, lumabas tayo ng bahay, hindi na natin alam kung saan tayo nanggaling at hindi na natin alam kung saan tayo uuwi, no. Ang Alzheimer po, napakahirap po niyan, baka paglabas mo na sa pinto, makasampong hakbang ka lang, ay hindi mo na alam kung saan ka matutungo. Kaya sa mga high blood o may nagkakaedad, no, iwasan po natin yung ating mga tatanda na lumabas ng bahay. Ikaw mismo ay nakakaramdam, no? Sa panahon natin ngayon, minsan 20 anos, 30 anos pataas ay masama ng epekto sa araw dahil sa ating mga kinakain, no, masama ng mga epekto sa ating pangangatawan, ano? At iwasan po natin kung tayo ay may sakit, yan po ay maaaring mag-trigger, no? Lalo lalala po yan, no? Tapos sa tindi ng init ng araw, no? Ngayon, ang mga paraan natin, no, para maiwasan natin yung masamang epekto o yung masamang mangyayari sa atin, no, unang-una po ay uminom tayo ng tubig parati, no. Ang aking payo na walang kamatayan, ang water therapy, na every 1 hour ay uminom ng tubig pagkagising, no, uminom agad ng tubig na maligam-gam. Tayo nga tayo bago po tayo uminom ng kape, no, kung hindi nyo maiwasan, no. Pagkatapos, every 1 hour, uminom po tayo ng tubig. Pagdating po ng mga alas 6 ng hapon, stop po tayo, no? O kung maaari hanggang alas 7 lang. Pero kung maaari, alas 6 lang para hindi po kayo mapuyat at hindi maabala yung inyong pagtulog sa gabi, no? Para tutuloy yung pahinga, no? At pangalawa, matulog tayo sa oras, no? Kung maaari ay 8 oras pataas, no? Kailangan maging tama yung ating oras sa pagtulog para lumakas at ma-develop yung ating immune system o yung paglakas ng ating resistance, ano? Tamang walang oras na pagtulog, isipin natin yung ating sarili para masunod yung ating gusto para yung ating katawan ay magkaroon ng clock o yung oras ng kanyang pagtulog. No? Ang papayo ko lang, matutulog po tayo pagka patayin po natin yung ilaw, sasanayin natin, no? At yung ating kwarto, eh, yung ating higaan ay huwag tayo magkatambay o higa na hindi naman tayo matutulog, no? Higaan po natin sa pag-uos po ng ating matutulog na po tayo, no? Para masana yung ating katawan, yung ating mata sa paligid na higa tayo ng uos ng tulog, hindi yung hapon na hapon o ikaw imiginagawa na kahiga ay huwag po natin gagawin, no? Pwede ka pumunta sa ibang pwesto at doon ka maghilata, no? At yung ating higaan paggabi, yung higaan nyo lang po yung pag-uros kayo matutulog na sa gabi, no? Para masana yung ating katawan na sa ganoong pwesto ay matutulog tayo. At panatili natin na madilim, ano? O mayroon tayong lampshade o yung tama ng ilaw sa labas ay pwede na, no? Tapos kumain tayo ng mga gulay, no? Kasi anong gulay, kumain tayo, kung anong meron tayong available na prutas ay kainin po natin, ano? Tapos mag-i-exercise tayo, no? I-exercise tayo, no? Kahit kalating oras, no? Bahala ka kung anong gusto mo i-exercise. Ang mahalaga ay nakapag-exercise tayo, no? Ng kalating oras, no? At pagkatapos, no? Bata ka man o may edad, no? Lalo sa may edad. Magbasa-basa tayo, bili tayo ng dyaryo o mga
babasahin ng libro para masanay yung ating isip, no? At hindi po alam na nakakaedad para hindi po tayo mag-ipuulyanin at magkaroon na sa amin doon makakatulog po ng malaking ang pagbabasa sa araw-araw, no? Ilagyan po natin sa mga kalahatang oras na babasa tayo araw-araw para yung ating utak na exercise at yung ating pagsikulit ng dugo ay gumagana pa, no? At mapaayos siya, no? Yan po ang aking payo sa inyo, no? Na malaki ang maitutulong para po sa panahon ng tag-init. Ulitin ko po, no? Pagdala po ng payong, towel at bottle na may tubig, no? Basain po at ilagay natin sa ulo para mag-papras ko yung ating pakiramdam, no? At lagi pa tayo iinom ng tubig, no? Lalo na kung ikaw ay nasa labas ng bahay o nasa loob, ikaw ay mulatiling uminom ng tubig, no? Pagtulog ng walang oras, ano? Yun lang pong aking maipapayo sa inyo. At mag-ingat po tayo sa panahon ngayon ng tag-init. Maraming po salamat at magandang araw po.